Hello, Archipeeps and friends. Kumusta kayo? It's already 3 a.m. at bago ako matulog, gawa muna tayo ng vlog. Okay? But before that, I hope and I pray na nasa mabuti kayong kalagayan at despite sa naranasan nating crisis na to, you are all protected. Sampulang yung pamilya. And huwag ka na rin kayong magtakalit sa boses ko kasi hindi ito COVID-19. Inaantok lang, inaantok, okay? So, malinaw yan, ha? So, okay, pag-usapan natin ngayon, yung first process nung client at architect, okay? This is for the client and for the architects alike, na especially din sa mga bagong architect na nagtatanong sa akin kung ano nga ba talaga ang ano nangyayari sa unang pagtatagpo. Okay. Ibabase ko to sa experience ko. So, I'm not sure dun sa iba or kung ano yung paraan nila. Pero, okay, sa akin, I prefer na mag-meet kami ng client in person. Kasi minsan, mas maganda rin na nagkakausap kayo in person kasi magkakapalagayan kayo ng loob, di ba? Mahalaga rin na kasi na yung, halimbawa, ako yung kliyente, mahalaga sa akin na feel ko yung taong magiging katrabaho, gagawa ng bahay ko, di ba? Minsan may factor yun, di ba? Mahalaga yun na feel mo siya. Tapos ako naman, si architect, nakikita ko kagad. Unang tingin ko pa lang or base pa lang dun sa conversation namin, nag-gauge ko na kagad kung itong client na to is legit to or nang-fishing lang. So, I prefer na gano'n. Nag-meet up kami in person, nag-uusap kami. Okay. Gagawin ni client, magsasabi siya ng kanyang mga space requirements. Tapos ako, magtatanong ako, magbibigay ako ng mga leading questions para dun sa mga information na kailangan ko para ma-determine ko kung napagpwede kong pagbasehan dun sa proposal ko. Okay? Oh, ngayon, speaking of proposal, yun ang unang ibinibigay ko sa client. Hindi drawing. Okay? The same din kay client. Gusto kong maintindihan nyo at malaman nyo na ang unang asahan nyo kung makikipag-deal kayo sa professional, architect man or engineer, is the proposal. Service proposal. Okay? Kasi ganito yun. Kayong dalawa, both ways, hindi kayo magkakagulatan. Kasi ganito, mawa, sa architect side, or si engineer, or ibang professional, hindi ka agad-agad gagawa. Di ba? Well, naiintindihan ko yan, kasi nung bata-bata ako, excited talaga ako. First namin na, unang pagtatagpo namin ng client, binigay sa akin yung design requirements, binigay sa akin yung mga information. Pag-uwi ko ng babahay, titirahin ko kaagad yan para mag-submit agad. Tapos, pagkabigay kay client, hindi naman lahat ng client is legit. Sabi ko nga, yung iba nang fishing lang. Ayun na. Si client, ganun din. Ina-expect niya kaagad, bigyan siya ng drawing, bigyan siya ng may mga expectation niya kaagad. Tapos, pag binigyan siya ng proposal, ayun, nagulat. Ha? Ganyan pala, mahal naman. So, di ba? Yeah, the first thing na binibigay ko sa client is the service proposal para hindi kayo magkagulatan pareho. Okay? Doon sa service proposal, nakalagay doon yung scope of work ko, ano yung mga deliverables ko. Minsan naglalagay ako ng timeline, tapos terms of payment, tsaka kailangan malinaw kung yung scope mo ba is, does it include the
engineers or consultants fee, detailed architecture and engineering drawings, or kung detailed architecture lang. Malinaw yun. At yun yung fee. Tapos yun, dun sa fee, ini-breakdown ko yung fee, tapos yung terms din, tapos dun, naka-indicate na manghihingi ako ng down payment before I start with my work. Yung iba, ang tawag nila doon, mobilization fee. Pero I don't use the mobilization fee kasi naririnig ko lang yan sa contractors. Kasi magmobilize ka ng tao, materyales, di ba? Tapos yung iba naman, acceptance fee, ang tawag nila. I don't use the term acceptance fee kasi sa mga lawyers ko lang yung naririnig. So, kasi, correct me if I'm wrong, sa mga lawyers, please enlighten me. Pero pagkakintindi ko sa acceptance fee is that si client ang lalapit sa iyo para kunin ang serbisyo mo, tapos bibigyan kanya ng fee for you to accept the case, di ba? So yun ang pagkakaintindi ko, I'm not sure about that, kaya hindi ko ginagamit yung term na yon. So ang inaano ko is down payment which is part of the total fee ko. So ganito, mahingi ako ng down payment for the conceptualization stage. So, at least, kasi may mga pagkakataon na si my client na something comes up, biglang nagbago isip niya, hindi na niya itutuloy. Pero since nag-down payment na siya sa akin at nagawa ko na yung mga preliminaries, bayad pa rin ako. Okay? So, naka-indicate yun dun sa service proposal ko. And don't worry guys, kasi most of the clients na legit talaga, wala pa akong client na pumayaw doon sa pag sinabi ko na can I submit a service proposal, I'll submit a service proposal. Karamihan sa kanila, mas prefer din nila yun na hindi sila nagugulat, nakikita nila muna kung ano yung mga deliverables ko, yung scope ko, at yung dapat bayaran. Ito yung isa sa mga experience ko, karamihan na may mga linyang, paano kung hindi ko magustuhan, architect? Karamihan sa may mga linyang ganyan, nang fishing lang. Pero may sagot ako dyan, okay? Doon sa mga nang fishing at nagsasabi na, architect, paano kung hindi ko magustuhan? Kaya dapat drawing muna. Ang sagot ko dyan, design is a process. Okay? During the preliminary conceptualization stage, you will be involved. Kaya, malayong mangyari na hindi mo magustuhan. Kasi lahat ng gusto mong mangyari, kukunin ko sa'yo. Kaya, paano mong hindi magugustuhan? Diba? Hindi mo talaga siya magugustuhan kung agad-agad manghihingi ka ng drawing. You know why? Kasi, hindi pa napag-aralan yan agad ni architect eh. Hindi kanya nakausap, wala pang inputs galing sa'yo, ano ba yung mga preferences mo. So, may mga tendencies talaga na may mga ma-overlook siya na kaya pag magbigay siya agad-agad sa'yo ng drawings or design, may chance talaga na hindi mo magustuhan, di ba? Kasi wala pa yan eh. Kaya, yung mga linyang ganon, check ko na kayo. So, hindi yon yung sabihin mo na, paano kung hindi pa ko magustuhan? Magugustuhan mo siya. Kasi you are involved with the design process. Okay? Alright. Okay. Yun lang naman ang ano doon. Whether it's a service fee proposal or an agreement, isa lang ang malinaw doon. Meron tayong babasehan na black and white, tsaka hindi tayo nagkakagulatan pareho. So, no more heartaches, no more frustration. So, both of us will benefit nung ganung setup. Ako, ang naging magiging effort ko lang is gagawa ko ng proposal. Tapos, syempre, magpag-meet sa'yo. Yun ang effort ko. Pero yung, as far as my design is concerned, well, nasave ako doon na hindi ako nagpuyat,
nag-effort sa tapos yung design ko, at least hindi ako na kumbaga less yung chance mo na ma-disappoint, ma-frustrate na hindi ka nabayaran. Okay? Ayun. May mga pagkakataon din na ginagawa ko yan, na nagbibigay ako ng drawing. Kung malalaking project, like design competition, at saka kung worth the risk, like big projects. Okay? May mga pagkakataon, tapos nakikita ko kung sino yung mga kasama dun sa design competition. So, sumasali na rin ako. Kahit nakikita ko medyo malulupit yung mga kasabay mo doon sa design competition. So, I don't mind kasi para din sa akin yon. So, that's all for tonight. At I hope may nabigay ako na konting nakatulong tayo ng konti na information, or para na rin sa kalaman ng lahat. Okay, so that's all, and kung hindi ka pa subscriber sa channel ko, please subscribe to my channel, mag-like ka, at share mo na rin, comment ka rin sa baba kung may mga gusto ko yung tanong, nasagutin natin sa abot natin mga kaya. And before that, okay lang ba? Can I pray for you? Regardless of religion, okay? Wala tayong pinag-uusapang religion dito. So I just want to pray para dito sa crisis na naranasan natin, okay? Heavenly Father, I thank you, Lord, for these people na nanonood ngayon. I pray that they are protected, that they are they have peace in their hearts, that they will not experience fear, Lord, that despite all these things, Lord, we know that these things shall come to pass. And thank you, Father God, that you are in control of this situation, hindi lang dito sa bansa namin, kundi ron sa nangyayari sa buong mundo, Lord. We put our trust in you. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat and God bless.